Hello mga boss, maintenance muna tayo sa Raider J natin. Ngayon mga boss, tuturuan ko kayo kung paano ba i-change oil ang Raider J natin, at papalitan na rin natin siya ng oil filter, kasi pag nag-change oil mga boss, dapat palitin na rin yung oil filter nya. Ngayon mga boss, ang tatanggalin lang natin dito. Pag mag-change oil mga boss, ito yung tatanggalin natin. Ito, 17mm na yung sukat nya. Tapos mga boss, yung sa filter naman, ito yung tatanggalin natin. Ito yung tatanggalin natin sa oil filter nya. Ang sukat ng mga tornilyo nito mga boss ay 8mm. Ngayon mga boss, umpisa na natin yung pagbabaklas. Una nating tatanggalin yung langis niya. Tapos pagkatanggal ng langis mo boss, tinext natin itong oil filter niya. Ang mga gagamitin nga pala natin gamit mo boss, itong open. Pero mas maganda mo boss kung meron kayo socket. 17mm. Tapos T8mm para sa filter. Tapos itong pang saod ng langis. Ngayon mga boss, umpisa na natin yung pagbabaklas ng drain plug nya para madrain na natin yung langis nya. Yan mga boss, naluwagan na natin ngayon. Nalagay na natin itong palanggana para hindi matapon yung langis. Ngayon tatanggalin na natin yung drain plug nya. Yan mga boss, napakaitim na ng langis nya. Ngayon mga boss, habang iniintay nating maubos ang langis nya, tatanggalin na natin itong oil filter nya. Gamit tayo ng 8mm. Yan mga boss, natanggal na natin yung tagit ng oil filter. Ngayon, tatanggalin na natin yung oil filter mismo. Ngayon, maitim na rin yung oil filter niya, kaya kailangan na natin siyang palitan. Pagkatanggal ng oil filter mga boss, punasan nyo lang siya ng basahan na malinis para matanggal yung langis sa loob at dumi.
Yan mga boss, pagkapunas, pwede nang ibalik yung bagong oil filter. Ito nga pala yung oil filter na nabili ko mga boss, pang Suzuki. Ang paglalagay nito mga boss, yung butas niya, yun yung sa loob. Ngayon, install na natin. Ngayon mga boss, nalagay na natin yung oil filter. Ngayon, ibabalik na natin itong tagit. Pero bago natin ibalik mga boss, lalagyan natin siya ng gasket maker para siguradong walang tagas kasi hindi naman tayo nagpalit ng o-ring. Yan, hintayin lang natin ng matuyong konti para mabisa yung gasket maker natin. Yan mga boss, medyo tuyo na siya. Mga ilang segundo lang, tapos ilalagay na natin. Tapos yung araw niya mga boss, yan yung sa baba. Yan mga boss, naigbitan na natin yung mga tornilyo niya. Ngayon babalik na natin yung drain plug dahil wala na siyang tumutulo. Yung iba mga boss, gumagamit ng ano dyan, yung compressor para maubos talaga yung langis. Pero kung yung compressor nyo mga boss, wala namang water filter, yung pasara ng tubig, huwag nyo nang gamitin kasi medyo delikado, baka magkatubig yung makina nyo. Yan ako mga boss, pinatuyo ko lang talaga siya. Wala akong ginamit na hangin dahil wala pa tayong compressor. Ngayon, ibabalik na natin yung drain plug niya para may lagay na natin yung langis. Yan mga boss, naibalik na natin yung drain plug niya. Basta mga boss, siguraduhin nyo lang na maigpit yan para walang tagas at para hindi siya mahulog. Ngayon mga boss, lalagay na natin yung langis niya. Ito nga pala yung gagamitin nating langis mga boss. Shell Advance. Kasi dati mga boss, nung rinestore natin itong motor na to, ganito rin yung linagay kong langis. Maganda naman siya. Ngayon ito ulit yung gagamitin natin. Ang engine oil nga pala ng Raider J mga boss is 800 ml lang. Kaya
Ngayon maubos, lalagyan na natin yung langis niya. Yun mga boss, tapos na natin i-change oil at palitan ng oil filter ang Raider J natin. Sa mga nagtatanong mga boss kung magkano ba ang langis at yung oil filter. Yung oil filter mga boss, nabili ko ng 40 pesos. Tapos yung langis 230 pesos. Kaya lahat mga boss, 270. Yun mga boss, hanggang doon muna yung video natin. Maraming salamat sa inyo. God bless. Thank you.